Ito guys, tapos na po kami sa ano, sa snorkeling area o diving area. Hindi naman kami nag-snorkeling, pero nag-dive-dive na lang. Enjoy naman. So bali, wala kasi akong kasamang mag-snorkeling, takot yung mga kasama ko. Kaya nag-swimming-swimming na lang. A little Boracay and Sandbar guys, parang ano, parehas lang. Nagkaiba lang sila sa ano, sa buhangin. Kasi yung Pinoy sa Little Boracay and Sandbar, medyo mabato-bato yan. Kaya mas maganda magtambay sa Little Boracay. Pwede mahiga-higa. And after doon, uwi na. Ayun yung pinakalas sa destination namin. Enjoy-enjoy lang. Yan ulit yung motorboat na taksamin para magdala sa sandbar. Yan sa kabilang cottage guys, marami pang nagda-dive-dive, naliligo pa sila. Ini-enjoy pa nila yung ambience at dagat. Tapos yung motorboat na yan guys ay so package na yan sa pagre-renta. Kasama na yun doon sa floating cottage na rental 4-5. Ililibot niya tayo sa apat na destination. Bakit siya tinawag na sandbar? Kasi nakalutang siya. Ito yung pinaka-spot niya rito. Nakalutang yung buhangin niya. Kanina doon sa Little Boracay, maganda kasi puting-puting yung buhangin. Malinis dito, medyo mapatupat. Medyo konti lang ilitaw niya. Dinanami aso. Yung kaninang nasa Little Boracay kami, nandun yan. Ngayon nandito namin siya. Uli siya sa amin. Cute.
lugi and beautiful water. Sa cottage, sa floating cottage, and then ilikpit-likpit na at umuwi na. Ilikpit na kami at umuwi na. Ito yung floating cottage na. Ang dami nagre-rent. Parking space. 100 pesos ang parking fee.